Welcome to Tokyo! Nakikita niyo yung puno na yan, guys. Kulay pula na. Ang ganda, no? Pati ito. Kita niyo ba? Ayan, no? Mga kulay pula yung mga puno. Picture tayo dyan mamaya. Naghahanap lang kami ng snack ni Marius. May na-search siyang Lawson. Baka doon na lang para yung mga onigiri ganyan. Kasi nga, ano siya? Vegetarian, guys. Nahirapan siyang maghanap ng food. Although, nung kumain kami nun sa, ano, sa Kyoto, parang ano, veggies yung ano to, food. Ang sarap dito guys sa Mount Fuji. Parang you can allot the whole day here kasi nakaka-relax, very laid back yung vibes. Ang ganda nung tanawin. Basta, masarap dito. And then most of all, guys, napakalamig. Tanghaling tapat pero ang lamig. Ayun na yung Lawson. Lawson! Yay! Ang sarap dito. Parang gusto ko nito guys. Pork loin cutlet bowl. Yan guys, order natin. 472 yan. Ito na lang kasi mas madaling kainin to. Order sana ako dito nung ano. Yung parang tongkotsu. Kaso naisip ko, baka mahirap na naman kainin. Maganda yung rice bowl na lang para ganun na lang. Tsaka chicken, di ba? Hintay ko na lang si Marius at namimili siya. Nakita ko kinuha niya guys, saging. Ano siya, ang taga na raw niyang vegetarian. Like 30 years na ba? Nahiya ako kumain ng chicken kanina. Di ba magkatabi kami? Sabi ko, I'm shy to eat the chicken. Sabi niya, no. We have different choices in life. It just so happened that this is my choice. Your choice is different. Yan o. Lake Kawaguchiko. Guys, punta kayo dito if you go to Tokyo. Napakaganda dito. So, nakaupo na kami dito guys. Sa gilid ng lake. Dito kami kakain. Ni Marius. Enjoy Fuji! Ang ganda sa Fuji. I have my rice ball. And then Lawson chicken. Then water. Tingnan mo nyo yung bundok, may mga pailan-ilang mga colors na, no? Pero kapag tumagal-tagal, mas kukulay pa yan. Guys, ang ganda nito, siguro mga 2 to 3 weeks from now. Ito nga lang, yung pula sa baba, ang ganda na, no? Okay, so bumalik ako ng Lawson, guys. Bumili ko ng potato chips dahil wala pa yung bangka namin. And maghihintay pa kami ng mga ilang minuto. Yung nakaupo lang naman kami, so kain tayo. Kalbi siya na potato chips, tapos ayan, oh. Parang potato talaga siya. Ano daw? Basta kalbi potato chips, guys. Ayan. Dito kami nakaupo sa initan kasi gusto nung kasama ko sa initan umupo kasi nga daw malamig. Ganun yata sila, no? Tayo kasi mga Pinoy. Hanggat kaya magtago sa init, magtatago eh. Ooh, it's so cold here. Alam mo yun na ang tirik nung araw pero ang lamig. Guys, nagpicture tayo dito. Ang ganda! It's so pretty! Ayan, oh. Ano siya, yellow and red. Ito rin kami na. Ayan na yung boat natin, guys. So, punta na tayo doon at pumila na. Sakay na tayo, guys. Ang lamig. Lamig ng hangin. Grabe. It's so cold. Tawan-tawa siya sa... Tawan-tawa siya sa nilalamig ako. Ang lamig naman kasi talaga. Sabi niya, sanay daw kasi sila sa lamig. Bagay, ganun talaga. Tayo hindi.
Yay! That's our boat! Masakay na tayo sa boat, guys. Ang lamig ng hangin. Grabe, guys. Ang lamig! Kasi sinasalubong ng barko yung ano hangin eh. There it is! The Mount Fuji! Guys, ang ganda ng Mount Fuji! So, ito palang activity na to is about the view pa rin ng Mount Fuji. So, kanina, di ba, nandun tayo sa taas, sa ropeway, tapos may ropeway. Ngayon, ito naman, different side of Mount Fuji via the Lake Kawaguchiko. Guys, OMG! Ang sarap dito! Guys, ayan na yung view ng Mount Fuji. Ang ganda! Ang ganda niya from here! Wow! I'm living the dream! Thank you, Lord! Guys, sa baba kasi rinig yung ano, yung motor ng bangkay. Ay, ng boat. This is the view from here. Mount Fuji view. Guys, kung gaano kahangin dito. Napakalamig ng hangin. Ito hindi na nananampan yung hangin. Nanununtok na yung hangin, guys. Ang lamig, grabe. Yan. Kailangan sa sunlight ka para hindi masyadong maano yung lamig. Mount Fuji. Oh my God, guys. Palain mo yun. Makapunta ako ng Mount Fuji. Hindi ko inakala. Ayan na. I'm in Mount Fuji. I'm so happy. Sana happy din kayo, guys. Na makita ang Mount Fuji. Ayan o. Hello, Mount Fuji. Sarap nitong tour na to, guys. Grabe, nakaka-relax. Alam mo yung tatayo ka lang. Tapos wala kang gagawin, kundi titignan mo lang yung tanawin. And of course, the Mount Fuji. Yung nga lang sobrang lamig, kailangan magdala kayo ng mga warmer dito, guys. Hindi nyo kakayanin yung lamig. Pero, nevertheless, guys, ang ganda ng view. This experience is one for the books. Ang ganda. Grabe. Naano nga ako eh. Ano man tag doon, naiimo ako. Na parang, talaga ba andito ako sa yung Mount Fuji? Grabe. Thank you talaga, guys. Maraming salamat sa inyo because dahil pinapanood niyo yung mga videos na ginagawa ko, I get to travel, diba? And minsan lang naman tayo makapunta dito sa Japan, diba? I love Japan talaga, guys. Everything about Japan, gusto ko talaga. Kasi, basta. Hindi ko ma-explain yung feeling. Sarap talaga sa Japan. Hashtag, I love Japan. Yan yung mga estudyante, guys. Mga kasabay ko nag-field trip. Well, I'm not too old for this.
Ayan na, pa-stop na tayo. Babaan na, guys. What a nice experience, guys. Alam mo, nung una ko nakita to, nung nag-research ako ng mga pwedeng gawin dito sa Fuji, parang hindi ako naging interesting kasi nga naisip ko sasakay lang ng boat, ganyan. Pero nung kanina na kasama na siya sa package. Hi! See you! See you! Beautiful one, Fuji! Yes! Very, very nice! Okay, see you! See you! Bye-bye! Ngayon nasa basein, guys. Parang sabi ko, yun lang ba yung gagawin? Pero since kasama siya sa tour, sige, ginuna natin. Pero hindi ko alam na ganun pala magiging kaganda yung view. Sobrang sulit. Magkakape muna tayo dito, guys. Fujiyama Cookie Cafe. What's the best? Black coffee. Black? Or what's Vienna coffee? Black coffee on... Whipped cream. Cream. Okay. I'll get that. Vienna coffee. Cold. Okay, guys. Kape tayo. Fujiyama Cookie Cafe. So, this is Vienna Cafe. Iced black siya na may cream sa ibabaw. Okay, guys. So, bumaba kami ng bus stop ulit. Pabalik na sana kami ng Kawaguchiko after namin magkape. Kasi biglang dumating yung bus. So, bigla kami sumakay ng bus from the Fujiyama Cookie Cafe. Ngayon, na-realize ko, guys, na iwan ko yung camera ko doon sa table. Kasi pagkita ko sa bag ko, sabi ko na saan yung camera ko, wala. Tapos yun nga, naiwan ko, guys. So, balikan natin. Tumawid kami sa kabila, guys. Ang lamig na. Kasi mag-aabang na lang tayo ng bus pabalik. Kung may taxi sana, kasi parang wala naman taxi dito, guys. So, mag-aabang na lang tayo ng bus stop. Lamig, kumahangin. Sa dami na naiiwan ko, guys, yung camera pa. Feeling ko naman, guys, nandiyon pa siya. Kasi this is Japan. So, kung nakita yun ng mga taga Fujiyama, itatabi nila yan. Ang lamig. Okay, natataas naman to, guys. Tinaas ko na siya. Ang ginaw talaga, grabe. As in, masakit na siya sa kamay. Kasi pababa na yung araw, eh. It's currently 4 o'clock ng hapon. Hihintay pa rin kami ng bus, guys. Nandito kami sa bus stop number 4. Kasi number 9 yung ano, eh. Ropeway, eh. Andito tayo sa 4. So, kailangan natin bumalik dito. Ang lamig. Sobrang lamig. Guys, 30 minutes na kami nakatayo dito. Wala pa rin yung bus. Napakalamig. Grabe. Cold. Yeah. It's so cold. Cold. Even the man from Poland is cold. Really? Fuji calling us too much. But this is a different cold because the cold came from Mount Fuji. Yeah, it's a signed cold. So it's a good... Enjoy! Yeah, it's an enjoyable cold because it came from Mount Fuji. Guys, wala pa yung bus. What do we do? Lamig na talaga. Kasakay na kami, guys. Sa wakas, napakalamig sa labas. Super lamig, as in. I got my camera, guys. Arigato gozaimasu ka! Arigato gozaimashita. Guys, I got my camera. Yay! Thank you, Marius. Got it. How many days of video stored in this camera, guys? You really can't lose anything here in Japan, grabe. Pag may naiwan ka. Yeah, that's true. Pag may naiwan ka, guys, itatabi talaga nila. Yan, diyan ko siya naiwan kanina. 4:20 na, guys. Inabot na tuloy kami ng hapon dito. Kasi nga sa dami na may iiwan ko yung camera pa. Pero tignan mo, diba? Nabalik pa sa akin yung camera, guys. Iba talaga ang mga Japanese. As in, pag may naiwan ka, itatabi talaga nila. Nangyari na sa akin yan. Nakwento ko na ba sa inyo? Sa Osaka naman, guys, kami nung sister ko, nag-CR ako. Nalaglag ko pala yung cellphone ko sa loob ng CR. Nung paglabas ko, hinahabol ako nung manong. As in, matanda na siya na naglilinis doon. Binigay niya sa akin yung phone ko. Nagulat ako kasi last day namin nun, guys, sa Japan. Last day ko pala. Kasi nauna akong umuwi nun kesa sa sister ko and sa brother ko. Last day ko na yun. Saka pa mawawala yung phone ko, diba? Kaya sabi ko, buti na lang na ibalik. O ngayon, meron na naman tayong experience sa Japan na hindi malilimutan. But yeah, I'm just thankful na naibalik yung camera. Ay, okay. Tumayo tayo, guys. Napakalamig dito sa labas. Grabe. Alam mo yun. Yan si Marius Landa. Alam mo yung ano, maninigas na yung kamay mo.
Ang dami, guys. Super. Alam mo, nakakita na ako ng heat pack kagabi sa donkey. Hindi pa ako bumili. Nakalimutan ko na Mount Fuji nga pala today. Ah, ang lamig. Super. Guys, hindi biro. It's super duper cold talaga. Tinignan ko yung ano temperature sa 3 degrees. Ito lang ang suot ko. I only have turtleneck coat lang. Wala akong gloves. Wala akong heat tech. Wala rin akong scarf. Sana dumating na yung bus. Kasi sa bus, ano eh. May, ano bang tawag doon? Heater. May heater sa bus. Kaya, masarap. Ito na yung itsula, guys. So, yan yung mga naghihintay din. Nalamig na lamig na. There's the bus! Yay! Sana may heater, guys. Ang lamig na dito. Super. Ang kamay ko naninigas na. Ano? Guys, dito kami naghintay kanina. Oh. Na napakalamig. Okay, nandito na kami sa Kawaguchiko station ulit. Lamig dito, guys. Super. Sige, bili muna tayo ng ticket ulit going to Shinjuku. Lamig. Ito yung isang lapad nila, guys. So. Hello, bus to Shinjuku. How many? 1. 5:15. 5:25. Yes. 2,000 yen, guys, ulit. Pabalik ng Shinjuku. Bus natin, guys. Nasa ticket. Hindi pa pala. Next bus pa pala kami, guys. False alarm. So, ito yung bus bago kami. Lamig dito. So, kung pupunta kayo dito, guys, make sure magdala kayo ng heat tech. No? Tapos, magdala kayo ng mga scarf, bonnet, magdala kayo ng gloves. Most importantly, dahil grabe, guys, as in, maninigas yung kamay nyo dito. Lalo pag inabot kayo ng hapon. Kung umaga naman kayo pupunta or tanghali, okay lang. Kaya naman yung mga ganito lang. Pero pag mga alas tres na, guys, alas tres onwards na, naku, napakalamig as in. Like winter levels. Hintay pa rin namin yung bus namin, guys. So, another 2 hours ulit ang biyahe natin. Going to Shinjuku. Na, totoo na to, guys. Ito na talaga yung bus natin. For Shinjuku. We're finally back sa Shinjuku, guys. It's currently 7:30 in the evening. And isa't kalahating oras yung naging biyahe natin. So, balik na muna tayo ng ating hotel. Guys, ang lamig dito sa Shinjuku. Kaya, JR. We're gonna go to JR Yamanote Line again. Right, one stop to Shin, ako po. Yan, hello Shinjuku. Ang lamig. Parang sinasabi ko lagi ang lamig na. Sabi ko kagabi, parang kagabi yung pinakamalamig. Ngayon, parang ito na naman yung pinakamalamig. Anong palamig ng palamig? Mga kumakanta dito sa Shinjuku. Okay, pasok na tayo. Daming tao sa Shinjuku, guys. Ayun, JY14. Ayan o. Ay, that's for Shinagawa. Yamanote Line. Not, that's for the other way. Oh, let's try there. The 15. Oh, there. For Ikebukuro. Ni Pori and Ueno. Ayan, dito tayo, guys. Sa JY15. Okay, baba na tayo sa truck. Lamig ngayon, ha. Super duper cold. Yan yata yung trend, guys. Saktong sakay na tayo, guys. Yan na, nakabunga na tayo, guys, in Okubo. Pabilis lang. Bilis ang andal naman. Yehey, yan na. 7:45 na.
JR Yamanote Line. Here again, Shin Okubo. We're here at Yoshinoya, guys, sa tapat ng Shin Okubo Station. And ang maganda dito, meron silang choices for vegetarians. Ang order natin, guys, is the sukiyaki meal. Ayan. Sarap dito, guys. Perfect para sa malamig na weather. Mainit siya na ano, sukiyaki. Ayan na, guys, ang food natin. Sukiyaki, musok pa. Rice, raw egg. Ayan, sa kanya, order siya ng rice. Bigla ko narinig si Jimin kumakanta. Ayan o, BTS. May mga merch store din pala di. Ah, kasi nga Shin Okubo, guys. Korean town. Oh my God, yun ang mga ano natin, no. Si Kim Taeyong. Let's go. Ayan ang Shin Okubo, guys. Ang ganda, no? Ang ganda sa gabi. Very lively din tong town na to. And napansin ko, guys, parang puro, ano, mas maraming mga baguettes dito. Okay, we're gonna cross again here. Because this is the way to our hotel. This way? Yeah, that way. Hi guys, it's 8:19 now ng gabi. And finally, nandito na tayo sa ating capsule hotel. Busog na busog ako dun sa Yoshinoya. Ang sarap talaga. So, i-end ko na itong vlog na to, guys. Sana nag-enjoy kayo sa vlog na to as much as I did. Sobrang ganda ng Mount Fuji. Grabe, like, it's the highlight of my trip. Ang ganda talaga niya. Pag nandito kayo sa Tokyo, guys, wag na wag niyong i-miss na pumunta sa Mount Fuji. Na-share ko naman na sa inyo kung magkano yung babayaran niyo sa mga transportation. Alam niyo na rin kung ano yung mga sasakyan niyo. And most of all, mag-iingat kayo, guys. Wag na wag ninyong iwawala yung camera or cellphone niyo. Katulad ng nangyari sa akin. Dahil hindi ko talaga makalimutan yun. Ang tagal namin nasa daan, naghihintay ng bus stop. Tapos sobrang lamig. Nasa 3 degrees yung lamig ng Fuji. Tapos ito lang ang suot ko. Ay nako. But it's a great experience, di ba? It's something na pag inisip mo, oo nga, ano nangyari sa akin yun. Matatawa ka na lang. Pero somehow, it was a great experience. Kasi nakita mo, di ba, ang mga Japanese talaga, kung may maiwan kang gamit, itatabi nila yan at hindi nila yan kukunin. Although, aminin ko kabado ko kanina, pero I'm not 100% kabado. Parang 50-50 na I know na itatabi naman nila yon. But at the same time, I'm not 100% sure kasi mahirap naman, di ba? Baka may ibang tao, ganun. So, ayun, eh tinabi naman nila kaya. Good na good! So, i-end ko na itong vlog na to, guys. And abangan nyo pa yung mga susunod na vlogs natin dito sa Tokyo, Japan. So, bago ko i-end itong vlog na to, please follow me on my social media accounts. It's JM Banquicio on Facebook and JM Sunny 24 on Instagram. Kung nagustuhan nyo itong vlog na to, please pakilike nyo naman and subscribe kayo sa channel ko and hit that notification bell para ma-notify kayo every time na magkakaroon tayo ng bagong upload. Maraming salamat sa panonood and I'll see you on my next Japan vlog. Bye!